Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol sa generic at yung branded na gamot. Bakit ba mas mahal yung branded kumpara sa generic? Ibig bang sabihin, mas effective sila at yung generic ay less effective? Ibig bang sabihin na yung generic pong yun ay mas maraming side effect na ma-encounter mo kumpara doon sa branded. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. Marahil marami po sa inyo ang mga naglalaro sa isipan na kung bakit pa talaga napakamahal ng mga branded na gamot kumpara sa generic. Ito po muna ang pag-unang pag-uusapan natin kung bakit sila mahal. Alam nyo po ba na may tinatawag tayong mga innovator drugs? No? Innovator drugs, sila po yung nauna. No? Sila po yung nauna. Yung mga manufacturing company po ng gamot ay nag-google ng napakahabang panahon para mapatunayan nila na ang produkto nila ay safe at effective. So, alam nyo ba na halos 10 taon, no? Usually, 10 taon bago nila mapatunayan yung kaligtasan ng gamot na yan at yung effectivity ng gamot na yan. Pagkatapos po niyan, na napatunayan na nila, mag-a-apply po sila ng tinatawag na patent. So, yung patent po yun, ibig sabihin, sila lang po ang pwedeng magbenta nun at walang pwedeng gumaya sa kanila. Kahit pa yan mga same na gamot, no? Yung generic, mga generic manufacturer. So, hindi po sila pwedeng gayahin. Dahil po, kumbaga, protection din sa kanila yan ng batas na makabawi sila doon sa mga gastusin nila sa haba ng panahon para mapatunayan nila, no? At mailabas nila na ligtas at epektibo yung gamot na nagawa nila or na-invento nila. So, kailangan po walang gumaya sa kanila dahil magkakaroon po sila ng kakompetensya. Ngayon po, yung patent na yan, hindi naman po talaga yan naglalast forever. So, may expiration yan, usually 20 years. No? After 20 years, mag-expire na yung patent na yon. So, maglalabasan na yung mga generic na gamot na halos kaparehas lang din naman nung branded na gamot na yon. Alam nyo po ba kasi na may tatlong pangalan ng gamot? Yung una, yung tinatawag natin na chemical name. Yung chemical name, nandyan po yung mga chemicals, yung mga chemical structure, yung mga molecules po nila dyan. No, yan po yung chemical name nila. So, dahil napakahaba po niyan at napakahirap bigkasin at napakahirap kabisaduhin, so halos hindi naman yan ginagawa. Tapos sumunod naman po yung tinatawag na generic name. So halimbawa po yung warfarin. So alam naman po natin na napakaraming brand ng warfarin. Pero yung innovator ng drugs na, yung innovator drugs na yan, may isang katawagan sila. Yung example ay yung Comadin. No? Sila po yung innovator niyan. Sila po yung kauna-unahan. So ngayon, pag nag-expire ba yung patent nila, pwede pa ba sila mag-extend ng kontrata? So pwede pa po, no? Basta mapatunayan nila yung gamot na ginawa nila ay mas mahihigitan pa nila, no? So pwede silang mag-extend pa. So ganun po, no, napakahaba nung gastusin nila. Imagine niyo dekada bago nila mapatunayan 'yan kasi dumadaan 'yan sa preclinical trials, tapos may mga phase 1, phase 2, phase 3, phase 1, yung safety, yung effectivity sa phase 2, tapos yung ikatlo, no, yung pangkalahatan na. Tapos ibebenta na nila yun sa mga pharmacy do para sa mga consumers. At ngayon nangangailangan pa ng mga advertisement, no, para mas makilala talaga yung drugs na yon, no, bukod sa sila lang yung pwedeng gumawa noon at i-advertise pa nila, kaya tumatatak talaga sa ating isipan na etong gamot na para sa ganito ay ito yung brand, no? Imagine niyo yon. So andiyan yung mga advertisement sa mga radyo, TV, mga magazines, tapos mga sa social media. So napakaraming gastusin po nila.
So kasi kailangan na talaga nilang bumawi dahil dun sa gastos nila. At yun na nga po, no, pag nag-expire na sila, gagawa na yung ibang manufacturer ng generic. So alam nyo po ba na yung mga gawa nilang gamot ay halos parehas lang naman talaga, no? Yung same na safe, same na effective. Kasi po, aprobado rin yan ng Food and Drug Administration, no? Ng FDA po natin. So, aprobado yan. Dapat mapatunayan ng manufacturer na yon na gumaya doon sa innovator drugs, eh, parehas sila, no? Nagkakaparehas po sila yung tinatawag na active pharmaceutical ingredients, no? So, doon po, parehas po talaga sila. Pero may mga, alam nyo po ba na ang gamot ay bukod sa active ingredients, may mga tinatawag na inactive ingredients. Yung mga dagdag, yung mga arena, asukal, no? Flavorings, color, food color, no? So, may mga dagdag na ganun. So, gagawin din yun ng generic na manufacturer. Pero, pwede silang magkaiba doon sa mga tinatawag na inactive ingredients. Pero, dapat talaga pareha sila doon sa active ingredients, no? Yung talagang kinakailangan ng gamot para makapag lunas ng isang karamdaman. So, sa inactive ingredients, pwedeng hindi sila parehas. Ngunit dun sa active ingredients, parehas. At dun pa sa tinatawag na GMP, yung Good Manufacturing Practice. Dapat yung quality nila parehas. So, nire-require talaga yun sa kanila na dapat parehas sila nung innovator drugs manufacturer. At dahil naman po yung mga generic manufacturer po ay iba-iba sila ng mga inactive ingredients na inahalo doon sa gamot, hanggat maaari, pipilitin nilang makamura sila. Nang sa gayon, ay mura din nilang mabibenta sa mga pasyente or sa mga consumers po natin. At isa pang dahilan yan kung bakit mas mura sila, syempre po, hindi sila dumaan ng napakahabang panahon ng clinical trials. So, hindi nila kailangan So, ang kapapatunayan na lang nila yung tinatawag na bioequivalence, no? So, dapat same sila na effective nung naunang gamot, no? Yung innovator drugs na yon. So, same po dapat sila. So, less ang gastos nila, gagayahin na lang nila yung active ingredients nung innovator drugs na yon. So, wala talaga masyadong gastos. Kaya mura din po silang ibinibenta. At dagdag pa dyan ay napakarami nilang gumagawa, no? Na kumopia doon sa innovator drugs na yon. So, syempre yung competition tumaas. So, pag mataas ang competition, bababa ang presyo ng produkto. O, sana po naunawaan ninyo na yung sa parting to, no? Kung bakit mas mahal yung branded na gamot kumpara sa generic. Doon naman po tayo sa effectivity. So, yung sa effectivity po, halos parehas lang po talaga yan, no? Alos walang pinagkaiba po yan. Basta aprobado yan ng FDA, walang problema. At alam ko, naglalaro sa mga isipan ninyo na bakit may mga doktor pa rin na mas prefer nila yung mga branded na gamot na maibigay sa pasyente kumpara sa mga generic. Dahil ba sa, dahil ba nakikinabang sila? Nagkakaroon ba ng mga, suhulan? Hindi naman po yun sa ganon, no? Alam nyo po kasi, sa pagre-reseta po kasi ng gamot, talagang dapat generic lang, no? Kasi po may batas po tayo niyan na dapat generic lang ang i-prescribe ng mga doctors, lalo na sa mga government hospitals. Ayon yan sa Republic Act 6675, nakapaloob po dyan na yung mga doktor ay kay dapat or kinakailangan talaga na ang ilagay sa reseta ay yung generic. Ngayon kung sa ospital na yun, wala sa pharmacy nila nung inireseta sa inyong gamot, syempre tatakbo kayo sa labas. No, pag tumakbo kayo sa labas, tatanungin naman kayo ng mga pharmacist na eto pong gamot ninyo, ano po bang gusto ninyo? Kumbaga, mabibigyan pa rin kayo ng choice. No? Hindi naman po pwedeng isaksak nila kung ano talaga lang yung dapat sa inyo. Alba, ipilitin kayo ng mahal na gamot. O kaya naman, pilitin kayo ng murang gamot. So, walang ganun. Kasi pag ganun po, no, para na tayong ano niyan, para na tayong komunista niyan. No, na, kumbaga wala nang choice yung pasyente na pumili ng gusto niya. So, nasa sa kanya yun. Kung afford niya yung mas mahal, at mas gusto niya yun, at mga nakasanayan niya yun, dati niya na yung ginagamit, maaari po yun. Hindi natin pwedeng pigilan po yun.
no? Saka yung mga doktor na mga mas prepare talaga nilang ireseta yung mga branded na gamot, eh yun po ay hindi dahil sa kadahilanan na nagkakaroon ng suhulan na yung mga med rep, no, yung mga medical representative ay halos binibaby sila, no, para lang tangkilikin yung produkto. Alam nyo po ba na yung mga prescribed na gamot ay walang pamamaraan para ma-advertise nila yung mga gamot nila? So, yung mga non-prescribed na gamot, yung mga over-the-counter, yun lang po ang pwedeng i-advertise. So, yung mga kailangan ng prescription, hindi po yun ina-advertise. Ngayon po, yung mga manufacturer ng gamot, kumukuha yan ng mga medical representative para po i-promote yung gamot nila, no? At yung mga gamot na kailangan ng reseta talaga ay minsan nagkakaroon ng mga symposium, no, yung mga convention na para doon ma-promote nila yung gamot. Hindi yung i-promote ng dahil lang basta lang i-promote, no? Kumbaga kumbaga ibibigay, no, isusubo talaga doon sa doktor na mga umattend ng symposium or convention kung gaano ba talaga ka-effective at ka-safe yung gamot na yon, no? So maglalaro na diyan yung mga mechanism of action, pharmacokinetics, pharmacodynamics, etc., etc., no, yung mga side effect, adverse reaction, no, yung mga reaction ng isang gamot dun sa other drugs, no, i-discuss yan sa convention nila dun sa symposium. So dun po yung mga pamamaraan ng mga nirereseptang gamot na manufacturer para ma-promote nila yung gamot nila. So ganun po ang nangyayari, no? Pero lagi niyong tatandaan, ha, na yung mga gamot, no, yung generic saka yung branded, parehas lang po yan, no, ng na nakakagaling ng karamdaman, no? Inaprubahan po yan dahil may same bioequivalence saka yung same bioavailability. Ano ba yung bioavailability? Yung bioavailability po yung porsyento ng gamot na napupunta doon sa sirkulasyon natin para umepekto, no? Dapat halos parehas yan nung nandun sa innovator drugs o yung sa branded, no? Dapat hindi talaga nagkakalayo. Kasi ganito po 'yon, no? Para maintindihan niyo yung bioavailability po, ganito kasi 'yon, no? May tinatawag tayong first pass effect, no? So, syempre isusubo mo yung gamot. Pagkasubo mo po ng gamot, hindi naman lahat 'yan ng gamot na 'yan ay mapupunta na talaga doon sa target na nasakit, no? So, syempre yung iba diyan mapupunta doon sa dumi. Yung iba naman po diyan ay sisirain ng liver. So, yung first pass effect po pupunta sa isusubo niyo, dadaan sa esophagus, papunta doon po sa stomach po natin, tapos doon po sa intestine natin, no, yung bituka po natin. Doon sa bituka po natin may mga capillaries po doon, no, mga network ng maliliit na daanan ng dugo. So doon po pupunta yung gamot po natin, no? Tapos yung iba po, so halimbawa po, no, sa 300 milligrams, kunwari sa 300 milligrams ng gamot, hindi na tayo magbabanggit ng gamot kung anong gamot. So halimbawa sa 300 milligrams ng gamot, pag tinake mo po yun, yung 30% doon, maaaring pumunta doon sa dumi, no, sa dinudumi ng, sa dumi natin, sa dumi ng tao, yung JEBs, no? So pupunta po doon. So 70% papunta sa ating atay. Alam naman natin na ang atay natin ay ano po yan, chemist yan, eh, no? Naghihiwalay ng mga hindi kailangan sa kakailangan. So, isisirain pa siya doon, no? Mababawasan pa yung ano po niya, yung porsyento. So, mangyayari na lang po, diba, 70 na lang. So, maaari pang mabawasan po yun. So, for example, ang nabawas po doon ay 20%. So, 30, 20, so, di 50% na lang. So, hindi po talaga lahat ay napapakinabangan, no? Ngayon, may target na porsyento para ma-reach yung kagalingan o ka-effectivity nung gamot na yon. Kaya minsan, di ba, may mga iniinom tayong 2 beses isang araw, 3 beses isang araw, no? So, dapat, yung generic manufacturer, halos pareha siya nung bioavailability nung innovator drugs o yung branded. So, dun yung tinatawag naman pong bioequivalence po natin,
Eh, yun po ay yung pagkukumpara nung dalawang gamot, no? So, si generic, saka si branded. So, yun po yung bioequivalence, no? Yung tinatawag na bioequivalence, no? Halos parehas siya nung branded, no? Yung bioavailability, yung porsyento ng gamot na napupunta doon sa ating sirkulasyon para ma-target natin yung dapat targetin para sa isang sakit, no? Diyan po yung sa oral po kasi yan, no? Kasi maraming proseso pang nangyayari. Pero kung gusto mong makuha talaga yung 100% na bioavailability, eh, idirekta mo sa dugo, no? Yung mga injection, mga intravenous. So, pag sa intravenous po, so usually 100% kasi wala nang mga prosesong mangyayari, no? Nandun na agad siya sa sirkulasyon. So, kaya wag po kayong mabahala na itong generic ay walang epekto, no? Alam nyo, minsan yung may mga tao kasi na nagsasabi na ayoko niyang generic kasi hindi umepekto sa akin, eh. Mas effective sa akin tong mamahalin yung gawa ni Pfizer, no, kung sino-sino pang mga malalaking kumpanya, no? Minsan ganon yung ano nila, yung pananaw nila. Alam niyo po ba, may tinatawag kasi tayong placebo effect, no? Dinaan na po kasi yan sa eksperimento, yung tinatawag na placebo effect, no? Kunwari, parang ganito, no? Isang branded na gamot, nilabelan ng generic, no? Hindi nilagay yung brand name. So, akala niya generic, feeling niya, hindi rin siya naging okay. Ngayon naman, yung generic, nilabelan ng branded, no, nilagyan ng brand name tapos ininom, so mas naging effective daw sa kanya. Ito po, hindi to sa lahat ng gamot, ha? Baka isipin niyo na naman po diyan na may lahat ng gamot may placebo effect. Hindi ganoon, no? At hindi lahat ng tao may ganoon. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng tinatawag na placebo effect doon sa gamot. So may mga, no, may mga ganoon talagang tao. So yung ibang doktor naman, kaya pini-prepare din nila yung ano, yung ibang gamot, no? Yung mga branded, kasi po mas ano nila, sa practice po nila, mas kilala na nila yung effectivity talaga noon, no? Yung effectivity and yung safety noon, no? Yung mga adverse reaction, yung mga side effect, no? Yung mga drug interaction, no? Kabisado na nila sa haba ng panahon nilang pagre-reseta noon. Bakit pa nila isusugal, no? Pero kailangan talaga pag nagreseta sila, generic lang, no? Doon sa mga government hospital, lalo na sa government hospital. So ganun po talaga 'yon, no? Kasi 'yun nga po ang nasa batas. At isa pa yung mga doktor kasi yung ibang mga generic, no? Dahil halimbawa bago sa kanila 'yon, no? 'Yun ang inano ng pasyente. So maaring doon kasi sa mga inactive ingredients, maaring may allergy ka doon, at maaring hindi ganoon ka better ang absorption, no? Dahil doon sa mga dinagdag na inactive ingredients. Hindi ganoon ka pareha sa branded yung pag-absorb natin nung active ingredients. So sa madaling salita, o ang bottom line, parehas lang po 'yan, no? Yung generic saka yung branded, no? Syempre dapat magamot ang isang tao, pero dapat makamenos pa rin ng gastos, no? Syempre, bakit pa pupunta tayo sa mahal kung parehas din lang naman natin makukuha yung kagalingan o yung paggaling ng karamdaman natin sa mababang halaga? Pero hindi lang po sinasaalang dito yung baba ng presyo ng gamot, no? So sinasaalang din po dito yung paggaling, no? Yung quality, yung effectivity ng gamot na 'yon. So ulitin ko po, hindi lang po yung presyo ng gamot ang tinitingnan. Dapat po kasing bisa rin siya nung innovator drugs o yung pinaka pioneer na gamot, yung branded na gamot. No, dapat kasing bisa rin po siya noon. At kailangan mapatunayan niya ng generic manufacturer o yung mga generic drug manufacturer na talagang the same sila na at maaprubahan sila ng FDA.
So walang problema po kung mapabranded man yan or generic yung iniinom mo, basta continuous. Hindi po pwede yung, halimbawa, branded yung ininom, tapos biglang generic number one, tapos ibang generic na naman yung ininom, tapos babalik sa branded, tapos branded, generic, no, yung pa iba-iba, pa switch-switch, hindi po pwedeng ganun, no? Kung generic lang, generic lang. Ngayon, kung branded lang, branded lang. So, ganun po dapat ang pag-inom ng gamot. Ano man ang katanungan ninyo tungkol sa inyong mga gamot na inireseta sa inyo ng doktor, nais nyo mang mag-switch o palagay ninyo hindi effective sa inyo or nagkakaroon kayo ng mga allergic reaction or yung mga unwanted reaction, yung mga grabbing side effect, laging sumangguni po sa inyong mga doktor. Huwag po kayo yung may minireseta sa inyo. Magpapalit na agad kayo nung ibang gamot dahil isipin nyo, same lang naman sila ng generic, no? So, tanungin nyo pa rin yung doktor ninyo. Kasi sila po ang nakakaalam kung paano talaga nila kayo mapapagaling ng mas maganda at mas mabilis. So, hanggang dito na lang po ang talakayang ito at dahil napakahaba na po, no? So, hindi na tayo nagtalakay ng mga tungkol sa mga batas-batas na yan, no? Na baka masyado pang maguluhan. Maguluhan lang, hindi lang kayo, pati ko, no? Kasi maraming mga batas na dapat talagang isaalang-alang tungkol dyan, no? Basta sinabi ko naman sa inyo yung pinaka-basic, no? Yung generic act. At sinabi ko na rin po yung mga kadahilanan na kung bakit may mga napupunta pa rin sa paggamit ng mga branded, no? Hindi natin pwedeng pigilan yung kayang bumili ng branded na gamot. At saka kung yan na talaga yung nakasanayan nila, no? At nakita nila na mas effective yan sa kanila kumpara sa iba. So, palagay ninyo ba magbabago pa yan, no? So, hindi naman po, no? Hindi natin pwede silang pigilan yung mga kayang bumili ng mga branded. Kung may mga karagdagan pa kayong tanong na gumugulo sa inyong isipan na hindi ko na i-discuss dito o nakalimutan kong sabihin, maaari nyo naman pong i-comment dito sa comment box o kaya i-direct PM nyo po ako sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official, no? Yan po ang Facebook page na natin na ginagamit. So, i-message nyo lang po ako dyan at sisikapin ko naman pong masagot ang mga katanungan ninyo. So, kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.